What's up, mga kakinis? Ito na naman ang iyong lingkod, si Virahab. At kung bago ka pa lang sa channel na to, hinihingi ko ang iyong suporta, kaibigan. Kaya, subscribe mo na yan. At huwag na natin patagalin pa. Tara, sabay-sabay na natin panoorin ang aking video. So, kung napanood nyo yung last kong upload na video, yung regarding sa kung paano i-prepare yung gypsum board na kesame, ay ito na. Ayan na. Si Virahab is magpa-primer na ng kesame. Yan po yung last upload ko na how to prepare gypsum board ceiling. Yan. At ngayon ay ipaprimer ko na po siya. Tapos ko na po siyang lihain. Ayun, may dumaan na isang na ibang lahi. Indian National yung dumaan na yun. Tandaan siya dyan kasi maraming gumagawa dyan sa building na yan. So ayan, hindi makita yung ceiling. Yan po yung trabaho po dito sa Saudi Arabia. Ako po ay isang painter ng mga bahay or building. Yan. Ayan, dumaan naman siya kasi inaayos niya yung ano niya, extension wire. Hindi niya na kuryente kasi may ginagawa sila banda ron. Kakabit din sila ng mga tiles. Ayan siya, mga kakinis. Ayan siya. Yun. Nakikita na po yung paano mag-roller ng pintura sa kesame. Ayan. Kailangan po, ayan o siya, yung smooth pag nag-roller ka ng pintura sa kesame. Yung makinis talaga siya tingnan. So, ayan. Ayan yung balde. Binubuhat ko siya palagi. Tapos, sasaduan na naman siya. Dandaan siya, hindi niya alam na mayroong camera doon. Yan, yun siya. Saw-saw na naman para magpantay yung kapal ng pintura. Kasi mga ilang roller mo lang ng ano ng dun sa kesame, mauubos yung pintura sa roller. So kailangan mo siyang isaw-saw para magpantay yung pintura sa kesame. Kasi pag hindi mo ayusin yung pag-roller ng pintura, hindi papantay yung kapal. Kailangan pantay siya. Kailangan titingnan mo din yung pag-roller. Hindi lang siya basta-basta na mag-roller ka ng pintura. Kasi pag hindi mo tiningnan, pag natuyo yung pintura, yung iba dyan, maitim, yung iba hindi. Meaning, pag maitim, hindi pa siya makapal. So, kailangan ulitan mo siya. Ganun po ang pagpipintura. Ayan, tumalikod na naman yung ang inyong lingkod. Doon na naman siya. Sa kabilang gilid. Ayan, ginigiliran na yung mga sidings. Ganun lang.
yun pa rin yung roller na ginagamit. Muntik nang mabulol, muntik lang masabing loller. Yung roller. Yan. Dumaan mo naman yung isang kaibigan natin. Ayon siya. Maraming beses yan siya dadaan kasi nag-ayos siya ng linya ng extension wire nila. Kasi kailangan nilang i-cut din yung mga tiles bago nila i-ano sa mga gilid-gilid. So wala namang problema kahit 1,000,000 beses siya dumaan, walang problema. Hindi naman siya nakakasagabal. Ayos lang kasi yung kisami naman yung tinatrabaho ko. Pero may nagbibidyo ako. Wala namang problema. Ayos lang. Hindi niya alam na nandun yung camera ko. Nakasanda lang sa may bintana. Ayan. Ayan siya. Ang inyong lingkod. Ayan, ibang lahi na naman yun. Kasi banda dito sa may left side, mayroon dyan pintuan. Papunta sa taas, sa third floor, at saka papunta dun sa ground floor. Yan, oh. Ano yung lingkod? Baliktad lang palagi yung sombrero. Nabaliktad ko lang yung sombrero ko kasi pag yung visor nakaharap dito, nakaharap siya, medyo pag tumingala ka, hindi mo makita lahat. Kaya binabaliktad ko lang yung sombrero para yung visor nasa likod lang. At the same time, ano na rin siya? Stylistic. Ayun, sumilip sa camera ang iyong abang lingkod. Ano naman yung gagawin? Ayun, ayun. Oh, nagpa-cute lang pala. Nagpa-cute lang pala. Yan, kay kasi nandahan, tapos sinilip yun kung ilang minuto na. Sinilip ko lang para siya tumama lang. Doon ba talaga nagpa? Sa harap? Ito kay dyan sa kanto kasi wala pa kasi. Yung ano yan naman, yung gilid. Dyan naman ako nagpagulong ng primer. Kailangan na gloves. Pero minsan wala akong gloves. Minsan masakit sa kamay. Pero kailangan talaga naka-gloves palagi. Para hindi masakit sa kamay. Ayan siya. Although minsan masakit siya sa liig. Tapos yung mukha, natatalsikan na mga yung ambon-ambon ng pintura. Pero madali lang naman tanggalin yung pintura na yan kasi ano lang yan, water-based lang siya. Hindi siya maamoy or mabaho kasi ano siya, environment friendly. Yung ba yung tawag doon? Or environmental friendly. Yan, yan po yung mga pintura na ginagamit namin is puro water based. So, walang problema. Madali lang siyang tanggalin pag dumikit sa balat. At wala siyang amoy. Hindi siya mabaho. Hindi siya kagaya ng mga enamel paints. Yun ang mga enamel paints, yun ang mga hinahaluan ng thinner. Pag mayroong thinner, yan ang mga maamoy na pintura. Enamel paints. Mga ilang days bago matanggal ang amoy nun.
Pero yung ginagamit namin sa mga ganyan, sa mga kisame, sa mga walls, water-based paints lang siya. Pero maganda siya. Hindi siya mabaho. Pero if yung pipinturahan mo is mga bakal, yan kailangan mo ng bakal at saka kahoy, yun kailangan mo ang ipintura doon is your mga enamel paints. Yung hinahaluan na siya ng thinner. Haluan mo siya ng acrylic thinner o kaya yung isang klase ng thinner, yung regular. Yun. Para sa mga bakal at sa mga sa kahoy. Pero pag sa mga ganyan, gyps or gypsum board, ganyan gypsum board yan, mga ano lang ginagamit lang dyan, water-based paints. Is maganda siya. Yan. At mega-mega love shoutout sa mga lahat ng nanonood ng aking video. Salamat sa inyong lahat. Papasalamat na ako pero hindi pa siya matatapos, di ba? Salamat sa panonood at naway pagpalain tayong lahat ng Diyos na may likha. Ang nag-iisang Diyos na may likha ng langit at lupa. Ayan po siya. Yan po yung trabaho ko dito sa Najran, Kingdom of Saudi Arabia. At salamat pong muli sa lahat ng nanonood. And see you to my next video.